Sabay-sabay po nating basahin. Roma chapter 8, verse 28 po. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen po ba? Ngayon ang mensahe po natin ay may Trinity God. At idinadalangin ko po na through this message, lubos po ninyong tanggapin po ang kasagutan at pagpapala po na ang tatlong persona po ng Diyos ay kasama po ninyo. Hindi lang po kasama, magpahanggang ngayon ito po ay kumikilos, gumagabay at siya pong nagbibigay katuparan po sa bawat salita na inyo pong tinatanggap. Amen po ba? Kaya nga po, sino po ba ito? First of all po, before we enjoy and we receive the blessing of this triune God, of the triune God na kasama po natin, we have to accurately understand po, sino ba itong tatlong persona ng Diyos na laging sinasabi sa akin ng aking pastor? Sino ba itong tatlong persona ng Diyos na lagi kong kasama at nagbibigay ng kanyang salita sa akin? Kaya nga po, una sa tatlo pong persona po ng Diyos ay ang tagapaglikhang Diyos, the Creator God. Ano po ang gawain o ang ginagawa po ng ating tagapaglikhang Diyos, the Father God, ang pinakauna po sa Trinity God? The Creator God or our Father God, He is the one who planned our salvation po. Amen po ba? From the beginning, before the creation of this world, at ang pinaka-importante po, bago po tayo ipanganak dito po sa mundo, God has already planned our salvation po. Amen po ba? Sa madali pong salita, from the beginning, before the creation of this world, God has already chosen po. At inihanda niya na po yung salvation po na ito. So you have to believe po na mula pa nung una, nakahanda na po at nakaplano na po itong kaligtasan po na to. At ano pa po yung ginagawa niya? This salvation po ay nagkaroon po ng fulfillment. Through the Word of God po, nagbibigay po, nagkakaloob po sa atin ang Panginoon ng kasagutan ng katuparan. He fulfilled yung every word, yung every covenant po sa atin pong mga buhay. Ang ibig sabihin po nito, tayo po, the Creator God, guide us po through or towards the fulfillment of His word. Nang sa ganun po, ay ma-receive po natin fully yung answer and yung blessing inside of our salvation. Kaya po, first of all, kailangan po nating maintindihan o maunawaan po, the Creator God who planned my salvation is also the one who fulfilled yung kanyang word and kanyang covenant sa aking buhay. Ang Diyos Ama pala ang gumagabay sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita. This way, maiintindihan po natin na, kapag pinanghawakan ko pala yung salita ng Diyos na ito, ay ginagabayan ako ng Diyos patungo sa katuparan ng kanyang salita. Amen po ba? He guide us. The Creator God guide us towards the fulfillment of His word so that we can see or we can experience po yung pagpapala at kasagutan inside of our salvation. Di po ba? Na-fulfill na po yung atin pong kaligtasan. Amen po ba? Ito po ay nagkaroon na po ng katuparan sa ating mga buhay. Kaya nga po, dapat po nating araw-araw na tamasahin po, the Creator God who is with me ay tinutupad ang kanyang plano sa aking buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. At ano naman po yung pangalawa sa Triune God? The Son, Jesus Christ. Ang anak po na si Jesucristo. Ano naman po yung work ni Christ o ni Jesucristo bilang isang Diyos po na pangalawa sa Triune God po? He fulfilled
yung three offices po ng salvation. Bakit nga po ulit si Jesus ang Kristo? Kasi tanging si Jesus lamang po ang in-anoint ng Diyos na merong pagiging isang titulo ng tunay na propeta, tunay na pari, at tunay na hari. Kaya nga po, when we experience the Creator God who creates everything in this world po, marirealize po natin, maiintindihan po natin, this is the reason, or kaya naman mararanasan po natin yung lahat po ng nilikha po ng Diyos ay para sa aking kanyang anak. God prepared everything para sa akin. Para sa akin na mula pa sa simula ay tawag po nito, kanya na pong mula pa sa simula inihanda na ng Diyos yung kanyang plano para sa atin, para sa bawat isa po sa atin. Kaya po ang trabaho po ni Jesucristo to fulfill the three offices of salvation. And this is something po na we also have to experience po, na si Jesus ang Kristo. Bakit nga po ulit si Jesus ang Kristo? Bakit every day we have to experience po in every situation, smallest situations, biggest situations, smallest problems or biggest problem po, why do we have to experience na si Jesus ang Kristo? Bakit po? Dahil tanging si Jesus lamang po ang solusyon sa lahat ng problema. He is the only true prophet, the only way to meet God po. He himself po ay daan patungo po sa Diyos. Di po ba sabi na Jesucristo, ako ang daan? He is the true priest who set us free, who, tawag po nito, who forgave all our sins, who set us free from fundamental problem. And he is the true king who destroyed, who bind all the forces of darkness. Kaya si Jesus po ang Kristo. At pangatlo po sa Triune God, the Spirit of Creation, the Holy Spirit. Ano naman po yung work, ano naman po yung gawain ng isang ng banal na Espiritu po sa buhay po natin? The Holy Spirit is not just working po. He is not just simply working with us. He works with power po. Amen po ba? Always remember po, the Holy Spirit works with you with power. He works with you kasama po yung fulfillment ng salita ng Diyos. He guides you all the way sa fulfillment po ng salita po ng Diyos. This is the work of the Holy Spirit po. So every time you pray for the guidance, for the feeling, for the working of the Holy Spirit po, nagkakaroon po ng fulfillment ang salita po ng Diyos. When you are praying for the working of the Holy Spirit po, hindi lang po ang banal na Espiritu ay kikilos, but kikilos po siya na meron pong kasama po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at fulfillment po ng salita po ng Diyos. And this is tawag po nito. Ito po yung dahilan bakit po natin bakit we have to na maunawaan po ang tatlong persona po ng Diyos sa ating buhay. Ano yung gawain ng Triune God sa buhay ko? Bakit lagi sinasabi ni pastor, ni pastora, ng mga leaders natin that the Triune God is within us? Why? Because it's true. Amen po ba? Mag-isa lang po tayo, pero ang Diyos, Jesucristo, ang banal na Espiritu ay kasama po natin. This is tremendous blessing po. Amen po ba? Ito po yung pagpapala na mahirap pong unawain. Di po ba? We are sinners before. Pero how come na this Triune God is within us? Always with us po. Kaya po pangalawa, together with the power of the throne. Ang kasama po ng kapangyarihan po ng trono. Ano po yung kasama po ng kapangyarihan po ng trono? When we experience this po, remnants, remember this. Our church officers po. You will also receive the five powers that comes from heaven. Ano nga po yung five powers? First, spiritual power. Bakit sa lahat po ng strength or power po, spiritual strength ay necessary po? Kasi ito po yung bagay na hindi po kinakailangan po ng tao.
it's tawag po nito, napaka-importante po ito sa buhay po ng tao, but why they do not know po? Bakit hindi po nila alam po yung spiritual strength or spiritual power? Because they are oblivious sa mga spiritual things. Pero tayo po ba, do we just have to have yung physical strength and physical power? Of course, importante po to have physical power. But without spiritual power po, we cannot overcome Satan. We cannot overcome ourselves. We cannot overcome this world. Without the spiritual power po, how can you overcome all the temptations, all the strategies, all the deceptions po ni Satanas? So having spiritual power po, you will not just have this authority na ma-overcome si Satan. But having this spiritual strength or spiritual power po means you are ready to receive na mabuksan ang lahat ng pintuan po ng kasagutan. So what's next sa five powers po na to? Intellectual power. Like, right now, yung mga remnants natin, nag-aaral. Of course, remnants, kailangan nyo ng knowledge, right? Kailangan nyo ng wisdom, kailangan nyo ng intellect, right? So kaya kailangan ninyo ng intellectual power. Pero how can we have this intellectual power? Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24, ang lahat ng karunungan at kapangyarihan ay na kay Jesucristo. Amen po ba? So before you study and during na kayo ay nag-aaral, you have to always ask, Lord, may this time of my class or studying po, grant me your wisdom and knowledge po that comes from Christ. And what's next po? God will grant you also the physical power. Di po ba? When we have spiritual power, intellectual power, physical power po will naturally come. And also financial power. And this is something po na all of us have to experience po. Amen po ba? We really have to experience this. What kind of financial power po? Even our, what's this po? Economic background or yung economy po ng ating mundo, like financial. Ang nasa likuran po nito ay si Satanas. Everything in this world po. Sino po yung background? Sino po yung nagko-control? Even our culture po? Si Satan. But tayo pong mga anak ng Diyos, God has already given us the answer of economy of life. Then what else po? God will grant you also the manpower. We are weak, we are lacking, but i-attach ng Diyos sa mga buhay nyo ang mga tao na makakasama po ninyo to do the missions or the work of God. And together with the power of the throne, the forces of darkness will be bound. Matatali, hindi lang po ma hindi lang po natin mababind yung kapangyarihan po ni Satanas, but mawawasak po natin ang kapangyarihan po ni Satanas sa pamamagitan lamang po ng pangalan po ni Jesucristo. And what else po? The angels will mobilize po. Kikilos po ang anghel. Together with the power of the throne, the angels will work po. That's why po, enjoying this triune God who is already within us po, you have to experience po this greatest background. The Father God, the Son of God, and the Holy Spirit is with you. So this is your greatest background po. Amen po ba? Who is your greatest background? The Trinity God. Ang Diyos sa Jesucristo at ang Banal na Espiritu. Meron pa po bang dakila? Meron pa po bang mas dakila sa pagkakaroon po natin ng background na kasama po ang Trinity God? Wala na po, di po ba? So, remnants, this is your greatest background. So, do not think na you are weak. Do not think that you are lacking.
Our greatest background ay ang Trinity God. What else po? Our greatest background also is God's kingdom. Kaharian po ng Diyos. Our background po is no longer hell. Our greatest background po right now when we receive salvation po is God's kingdom. So we are the one who possess this heavenly citizens. I mean, heavenly citizenship, di po ba? We have this citizenship of heaven. Kaya tayo po ay mga mamamayan po ng langit. Kaya nga po yung binasa po natin, di po ba, sa Roma chapter 8, verse 28. And we know that in all things, pag sabi po natin in all things, nariyan po yung kasagutan, pagpapala, problema, o hindi maganda sitwasyon, crisis. In all things, God works for the good of those who love Him. Sino po bang mahal ng Diyos? Tayo pong kanyang mga anak who have been called according to His purpose. You are called po with purpose. Amen po ba? Hindi lang po tayo basta-basta po tinawag ng Diyos. He called you because God has prepared, I mean, God has a purpose. Amen po ba? Tinawag niya po tayo kasi meron pong nakahandang layunin po ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang po bored ang Panginoon, that's why He called us. Di po ba? Hindi naman po ganun yun eh. He called us because God has a purpose. So having this greatest background po, we have to understand po, the grace that we had received po ay greatest grace. Amen po ba? We didn't do anything, actually. Di po ba? Nag-antay lang po tayo ng grace ng Panginoon sa ating mga buhay. What is the greatest grace that we had received po? The Trinity God, who is my God, is with you. Amen po ba? Ang tatlong persona ng Diyos na iyong Diyos ay kasama mo magpahanggang ngayon. So with, ano nga po, first ano nga po ulit yung answer po ng with me. This is our personal salvation po. Kapag ang Diyos ay, tawag po nito, nanahan po sa tao, that's what we call po, personal salvation. Di po ba? Pero meron din po tayong tinatawag na life salvation. After the mankind o after we receive this personal salvation kung saan tayo na inakalaya mula sa ating fundamental problem, Satan has no control sa ating mga buhay. That's what we call personal salvation, accepting Christ po. Pero our life salvation po will come after nating ma-receive tong personal salvation. So, ibig sabihin po nito, yung answer and yung blessing ng salvation po natin must continuously na kailangan pong mag-work sa ating mga buhay. Like for example, si Abraham and Joseph. So first po, you have, meron na po kayong answer ng with me. God is with me. Amen po ba? Hindi po tayo iniiwanan ng Diyos. God never leave our side. Amen po ba? Tayo lang po yung madalas na umaalis po sa side ng Panginoon. Pero God never left us po. Di po ba? So when you enjoy this answer, your personal salvation, your our life salvation po, kung saan we have to continue the our journey po inside of this salvation, mare-restore po sa atin first yung ano po, the image of God. And what else po? The breath of life, our soul. The strength of our soul po will be restored. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 7, di po ba? Basahin ko po ulit. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ano nga po ulit first yung marirestore sa buhay po natin? The image of God. The image of God. The image of God already restored po sa mga buhay po natin. Ang ibig sabihin po nito, the answer, our identity as God's image will be restored. Yung enjoying that answer, enjoying that identity as God's image will be restored po. So the breath of life and the living being, ibig sabihin po nito,
mararanasan po natin what are the blessing inside of Eden. Like enjoying the salvation and the blessing of life. So first po, unang-una po muna sa buhay po natin, we have to experience God is with me. This is my greatest grace, di po ba? My personal salvation is God is with me. So having this salvation, I have to continue my life inside of the journey. Having receiving this answer ng salvation, I have to continuous my journey or my walk of faith po. Kaya nga po, pangalawa, the greatest grace that you have received is the answer of Emmanuel. Ano pong ulit yung Emmanuel? Sabi po sa Isaiah 7:14. Let me read po for you. Isaiah chapter 7 verse 14. Makasaad po rito. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ano nga po ulit ang ibig sabihin po ng Emmanuel? God is with us. First, when we restore the blessing and answer po na God is with me, when we realize this, when we experience this po, our community will also be restored po. Like for example, our family relationship, family line, even our region, ethnic group, and our country po will be restored. So, syempre, napaka-importante po to have a good relationship sa ating neighbors, sa ating family, sa ating region, kung saan po tayo nakatira. And even sa loob po ng country po natin. Sino po ito? People of the Covenant. So, with us, God is with us. Kasama po natin ang Diyos. And what else po? For world evangelization. So, for the sake of world evangelization po, God called you. God chose you. Amen po ba? For the sake of what? World evangelization. Then you already found your purpose. Di po ba? Inisip natin, what is my purpose? So, this is our purpose. What is the purpose of my life? World evangelization. For the sake of world evangelization, God has chosen you, God has called you. Like, katulad po ng mga Israel, di po ba? They are the chosen ones. But they lost hold the gospel, they lost hold this covenant. So they experience consequences po sa kanilang unbelief. So, having this answer po of Emmanuel, marirealize po natin yung buhay po natin is fully guaranteed na po ng Panginoon. Kumbaga po, di po ba kapag bumibili po tayo ng item sa mall, like meron pong mga 1-year guarantee, di po ba? Ibig sabihin po nun, sa loob ng isang taon o kapag halimbawa wala pang isang taon nasira yung item po na binili po natin, maaari po natin palitan, di po ba? So, our life is fully guaranteed by God po. So, ibig sabihin po nun, God is full responsible sa buhay po natin. Like, for example, having nothing but everything. It seems like na we don't have wala tayong kahit anong bagay po right now. Pero, it's not. God has given us everything po. So, like, for example po, the life of Israelites sa wilderness for 40 years, they wandered po, di po ba? Sa gitna ng wilderness. There's no food, there's no drink, as in wala, nakikita lang nila buhangin, o kaya naman kakaunting mga puno. Then why God allowed yung mga Israelites po doon po sa wilderness? It is to change their unbelief po. To change, hindi po mabago yung kanilang, hindi pananampalataya. To heal their unbelief. Di po ba?
Kasi kahit saan sila magpunta, they always talk this unbelief. Lagi silang nagre-reklamo. Ang lagi lumalabas sa bibig nila, always unbelief. So God put them there sa wilderness for 40 years. I really heard this sa mga pastor na parang wala pang like kaunting araw lang pwede nilang lakbayin, makakarating na sila sa Kanaan eh. Pero think about this, to heal their unbelief po, God put them sa wilderness for 40 years. Do you want to experience that po? Do you want to experience that for you to heal your unbelief po? Do we really have to suffer like that po sa mga Israelites? God doesn't want that, di po ba? Ayaw po na, dahil anak po tayo ng Diyos, God doesn't want us to suffer po, di po ba? So to heal their unbelief, God allowed them to wander sa wilderness po. But it's also enjoying po their identity and authority po. Their authority bilang isa pong mga anak ng Diyos. Kaya nga po, instead of like kahit po wala po tayo right now ng mga ibang bagay po. Hindi katulad po ng tao na it seems like they have everything, but yung everything po na meron po sila dito po sa mundo ay eventually po tawag po nito, eventually mapeperish po, mapaparusahan or mawawasak po. Di po ba? So it doesn't matter po if you don't have anything right now. Kasi it doesn't really mean na wala po talaga tayo. Na wala po talaga tayong kahit anong possession. So from nothing to everything po. So pangatlo po, oneness. What is oneness po? From nothing to everything. Roma 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So just remember po, in all things, God works for the good of those who loved Him. So all things work together for, ano po, for God's absolute goal. Kaya po, problema, hindi maganda sitwasyon, circumstances po, lahat po nang yan, lahat po nang yan, ay maisasagawa for God's absolute goal. Sa madali pong salita, everything for God's glory. Meron kang problema? It's okay. Kasi isa yan sa mga bagay to fulfill the absolute goal ng Diyos sa mga buhay ninyo. You have received answer? It's also one of God's preparation para sa kanyang absolute goal. So, everything is for God's glory po. So, what is God's absolute plan po sa inyong buhay? World evangelization. For the good of God. For the good of God po. Good plan for God's good purpose. Meron po bang masamang layunin po ang Diyos sa mga buhay po natin? Wala po, di po ba? So, all things for the good of God. All things work together for the good of God because He has good plan for us. He has a good purpose for us. So, every purpose po ng Panginoon sa ating mga buhay ay mga good purposes po. Wala pong masamang plano po ang Diyos sa mga buhay po natin. Amen po ba? So, within absolute sovereignty, absolute covenant, absolute goal, absolute plan, ay magiging isa. Becoming one in absolute covenant, absolute goal, absolute plan po. Within the absolute sovereignty. So this should be our life po bilang isang mga evangelist. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ano nga po ito? Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Sa madali pong salita, live your life for God's glory. Are you living your life po for God's glory? So what do we have to seek first? God's kingdom. Not to
be worried sa mga bagay na nakapaligid po sa atin, but for God's glory. And for the remnants, your CVDIP, to become one in absolute journey, to become one. Kanino po tayo makikipag-isa? Sa Diyos, kay Jesucristo, sa banal na Espiritu. To become one in absolute journey, within this absolute sovereignty, becoming one in absolute covenant, goal, and plan. This should be our life bilang isang mga evangelist. Sa atin pong conclusion, sabi po sa Roma 8:28, once again, I'll read po. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So this whole week po, I want you to experience po to hold this Roma 8:28, the word from Roma 8:28 as your accurate covenant, as an accurate covenant po. May you really find the answer, the blessing inside of this Roma 8:28 po. And to hold it, to hold into it po as an accurate covenant, your own accurate covenant. Kaya po sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8 to 9, di po ba? Sabi po ng Diyos kay Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Kasi akong Diyos, nakasama mo, ay makakasama mo magpa sa hanggang wakas. Basahin po natin para po muli po nating atin pong ma-meditate po at makareceive po tayo ng kasagutan. 8 to 9. Nakasad po rito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen po ba? Do not be afraid. Do not be discouraged. God is with you wherever you go. So this is God's covenant po. Pero for us to fully experience this answer, ano po yung sinabi po ng Diyos? Meditate upon His word. Kasi without meditating upon the word of God, how can you know po na God is always with you? How can you know na hindi pala dapat kayong matakot? And how can you know po na hindi dapat po tayong o kayo na ma-discourage? Tama po. So meditating the word of God day and night will help us to understand, ah, I don't have to be afraid. God is with me. Ah, I don't have to be discouraged. God is with me wherever I go. And what else po? Genesis chapter 6 verse 18. Kanino pong buhay to? The life of Noah. So ano pong ibig sabihin po nito? When God called Noah, sinabi po ng Diyos kay Noah, di po ba, to build the ark. At sa loob ng arko na yon, kailangan dalhin ni Noah ang kanyang family. So ano pong ibig sabihin ng bringing his family sa loob po ng ark? Ibig sabihin ng salvation. So all of us, tayo pong lahat, let's go into the ark together. Ano pong ibig sabihin po nun? Our ark po right now is the Church of God. So, ibig sabihin po nito na pumasok tayo sa loob ng arko po ng Diyos into Christ. We have to go inside of Christ. Kailangan yung buhay po natin nakapaloob kay Kristo. Together, kasama po ang ating simbahan. Kasi ibig sabihin po nun, our life will be preserved po. Di po ba? Nung si Noah po at ang kanyang pamilya ay pumasok po sa arko, di po ba? Ang kanila pong buhay, hindi po sila napahama. So, ganun po. Sa church po, is our, yung buhay po natin ay maliligtas. Our life will be preserved po. Di po ba? Because it's in Christ. Pangatlo po, all things work for the good. Lagi niyo pong tandaan, all things. Pag sinabi pong all things, di po ba? Nariyan ang problema, nariyan ang kasagutan, but all things, don't forget po, sa lahat ng bagay, ang kumikilos po
ang Diyos ay kumikilos para sa mga para sa ikabubuti po ng kanyang mga anak. He promised us during worship po na he will be with us. Di po ba? The promise of God. During our worship, kahit sa anumang pong ginagawa natin, he promised us po na he will always be with us. And the covenant that we have yung covenant po na ating pinapanghawakan, it already fulfilled po and will be fulfilled. The covenant that already fulfilled and will be fulfilled po. So from nothing to everything. So it doesn't mean po na wala po tayong kahit anong bagay right now ay hindi po hindi po nun ibig sabihin na wala po talaga tayo. Di po ba? So, God has prepared already yung answer for us po from nothing to everything. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kasagutan na amin pong tinanggap. Tunay nga po, Panginoon, that you, our Father, and Jesus Christ and the Holy Spirit who is working with us at nakakasama po namin ngayon ay patuloy po na nagbibigay sa amin ng fulfillment ng inyong salita and letting us experience yung answer and blessing ng answer po ng true being a true prophet, true priest, and true king, and also the answer of working with power, Lord God. Maraming salamat po. Tulungan niyo po kami na tunay po naming tamasahin ang kasagutan po na you are always with us, Panginoon. And may you bless all the people who are listening right now at tumanggap po ng inyo pong salita, Panginoon. Naway ang inyo pong salita ay tunay na magkaroon po ng katuparan sa kanila pong mga buhay. Tulungan niyo po kami na tunay na maunawaan at maranasan po yung kasagutan po ng Roma chapter 8 verse 28 as our accurate covenant, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.